Thank you.
Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kaawaan mo, mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong inisingayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala, patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kawakan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inisingayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob na pagpapakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Binamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Sikiem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, gumaya ka at sumunod sa iyong mga kapatid. Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose.
Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismailitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango at dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Huda sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismailita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating. Itong Panginoon kung kaya nagdahok sila sa pagkain. Subalit ang Diyos ay maunawain may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paanito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati liig niya'y pinagkwintas ng kulyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon nang siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari siyang magpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na mamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinapamahala sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos na gayon na lamang kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami
Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kaniyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kaniyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kaniyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kaniyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nilang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kaniyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ng anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo. Patayin natin nang mapas sa atin ang kaniyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulil niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo paggaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kaniya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo mga talinhaga ni Jesus at nauunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong dakilain at purihin ang ating poong Jesus Nazareno. Si Joseph Meyer ay isang noted theologian. Ibig sabihin po ay buong buhay niya ay pinag-aralan niya ang Biblia. At kaniyang ipinaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng talinhaga sa ating mga pagbasa. Sinabi niya, ang talinhaga daw ay isang simile o metaphor na naglalarawan ng ordinaryong buhay ng tao. Pero ito ay ginawa o ginamit ni Jesus hindi para solusyonan ang isang bagay na mahirap unawain, kung hindi mag-iwan ng mas maraming katanungan sa nagbabasa o nakikinig nito. Ngayong araw, muling gumamit si Jesus ng talinhaga upang ipakita ang katotohanan
kung ano ang dapat tingnan ng tao. Kaya nga sa kaduluhan, ito ang kaniyang sinabi. Hindi na kayo paggaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa kaniya ng tapat. Parang ang sitwasyon ay isang bagay na tinanggal na sa kanila at hindi na muli pang ibabalik. Bakit po? Kasi ang talinhaga na nabasa natin ngayon at napakinggan ay sumisimbolo sa kaharian ng Diyos. Ang ubasan ay ang kaharian ng Diyos. Ang tagapag-alaga nito ay ang mga saserdote at mga matataas na leader ng bayan na binigyan ng pagtitiwala ng may-ari o ang Diyos. At mapapansin din natin sa Ebanghelyo na palaging may tatlong tao, tatlong beses, tatlong bagay ang ginawa ng may-ari ng ubasan. Ginamit ni Jesus ang talinhaga upang ipakita sa lahat kung ano ang nagagawa ng kasakiman, greed, kung ano ang nagagawa nito sa tao upang makita na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nakasalalay kung ano ang meron ka, kung ano ang makukuha mo, kung ano yung magagawa mo sa kapwa mo para siya ay maghirap. Ito ang nagagawa ng kasakiman. Ang kasakiman ang nagbibigay ng kasamaan sa tao upang mabura ang pangako ng Diyos sa kanila. Ang mga saserdote at pinuno ng bayan, sila yung mga chosen people na binigyan ng kapangyarihan ni Yahweh na alagaan ang kaniyang kawan, pero hindi nila inalagaan, bagkus pinabayaan at dinala sa hindi maunawaan na paniniwala. Kaya nang dumating si Jesus dito sa ating talinhaga, dahil sa kanilang kasakiman, pinatay pa rin ang tagapagmana ng ubasan. Kaya nga muling ibinalik ni Jesus sa kanila ang salitang, hindi ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ibig sabihin bagay, alam na sana ng mga saserdote na ang anak na ito ang siyang magiging tagapagligtas ng sanlibutan, pero hindi pa rin sila naniniwala. Kaya nga dalawang grupo ang meron sa Ebanghelyo. Ang mga taong sakim at yung susunod na mga taong generous o maalwan o mapagbigay. Ibinibigay sa atin ni Jesus ang katotohanan kung nasaan tayong grupo ng mga taong ito. Kahit na sa ating unang pagbasa, ang galit at kasakiman ang nagbunsod sa mga kapatid ni Jose na siya ay patayin o ipagbili bilang alipin. Kapamilya yon, kapatid yon, pero sumagi ang kasakiman at inggit, nawawala ang pag-unawa ng pag-ibig. Sa Ebanghelyo sana natin ngayon, makita nating hindi tayo kaisa ng mga taong sakim o ganid sa kayamanan. Huwag sana nating makita ang sarili nating nakikiisa upang ang anak o tagapagmana ay tayo rin ang muling papatay at pumapatay. Sana ang Ebanghelyo ngayon ay magdala sa atin sa isang katotohanang kasama sana tayo sa pinaghaharian ng Diyos. Huwag sana tayo yung
mga taong pinariringgan ng Diyos. Sana tayo yung generous, bukas ang puso, hindi para sa pagtulong, hindi para sa pag-unawa, kung hindi para sa pagtanggap na ang binibigay ng Diyos na kaligtasan ay palaging libre para sa lahat. Sana there is always a thin line between being greed and being generous. Hindi mo pwedeng sabihin, sakto lang, sapat lang ako. Hindi po pwede. We are polarized by our own mindset. Kung ano ka ngayon, ikaw ba ay sakim o ikaw ba ay generous? Hindi pwedeng nasa gitna. Kapag 50-50, ang sabi ni Jesus, isusuka kita. Mamimili tayo ngayon sa ating unang pagtugon sa Kanya. Am I greedy or am I generous? Ang pagiging generous po ay wala sa kayamanan. Ito ay nasa pagbibigay ng tunay na pagsamba sa Diyos na ating minamahal. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang pinagninilayan ang babala sa Ebanghelyo tungkol sa pangangailangang mamunga, ihain natin ang ating mga kahilingan sa Diyos Ama. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang Santo Papa, nawa ay makatanggap ng liwanag, lakas at tulong sa kanyang pag-akay sa simbahan sa mga panahong ito ng kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang ating mga isipan naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos na naghahatid ng walang hanggang kagalakan at walang katapusang kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa ating mga sariling buhay, naway makapagbigay tayo ng bunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway hindi panghinaan ng loob sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at sa halip ay palakasin ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo para sa iyong tapat na pag-ibig. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama,
sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod upang sa matapat na pamumuhay kami maitaguyod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit-dukha ay kaniyang damayan. Ngayon ay iyong iniyahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kaniyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa pamarugwili na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ keep me safe for eternal life. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po. Kasalanan ko, ang buhay ko'y ikakalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usa, ika'y kasama ko. Ang sama ko at nasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawakan po kami, umangasa. Jesus Nazareno, patnubayan niyo po't nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay, ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno.
Mga paalala sa mga nagsisimba, patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapatin mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinigay sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.